Welcome back to Hilda's Kitchen Vlog. For today's video, magluluto tayo ng pork kinamatisan. Meron akong video ng pork kinamatisan, pero yun ay meron ng sabaw. Ibang version na naman to. So, ito ay medyo saucy lang siya at meron siya ng sili, kaya medyo maanghang siya. At kung paano ko ito niluto, ituturo ko sa inyo. Kanin ang kulang nito, kaya maglaan kayo ng maraming kanin dahil mapapa-underize kayo. So tara, ituturo ko na sa inyo, step by step. Ingredients para sa ating pork kinamatisan. Ayan. Meron ako dito ng pork casing tong gamit ko. Mga 3/4 kilo. Ini-slice ko na siya. Ahead of time, nilagyan ko na rin siya ng salt and black pepper para meron na siya ng lasa. Meron ako dito ng kamatis, garlic, onions, at ng green chilies. Ito yung siling panigang. At meron ako ng soy sauce, ng patis, ng sugar, kunti lang, at 1/4 cup of vinegar. Para sa kumpletong sukat ng sangkap ng recipe ito, paki-check na lang sa description box at ilalagay ko na lang. Painit na ako ng apoy at ng mantika. Initin lang natin siya. Isosotay lang natin yung ating garlic. Itong pork kinamatisan, guys, ay ibang version to. Ito yung walang sabaw. So, merong pork kinamatisan na merong sabaw at merong mga gulay. Ito, yung medyo saucy lang siya. So, i-check natin. Pero, masarap naman to. At, para din siyang may pagka parang adobo. Pero, malakas to sa kanin, guys. Kaya, dapat ready kayo. Maraming kanin. So, try nyo sa inyong mga bahay, guys. Pork kinamatisan. So, ayan, nilagay ko na yung ating onions. Malakas na yung apoy. So, kung napapansin nyo, yung chili ko and yung kamatis, chili and tomato, hindi ko pa nilalagay. So, mamaya pa siya. At ilalagay ko na yung ating pork. At ilalagay ko na yung ating patis, mga 2 tablespoon lang to. Yung ating vinegar. At ng ating soy sauce. Parang may kulay lang siya. Mga 1 to 2 tablespoon. Hayaan muna natin siyang kumulo ng konti. At bago natin siya, gagalawin tuluyan. Nakalimutan ko, gagalawin ko na sana. Pero, pagkalagay ng ating vinegar, huwag muna natin gagalawin ng mga 1 minute. So, babalik tayo. At lalagyan ko pala ulit ng black pepper. Wait. Meron akong 2 klase ng black pepper na ilalagay. Yung isa, yung peppercorns. Dahil, mas maganda yung merong buong peppercorns kasi may pagka style nito ay may pagka adobo siya at ng crack mga 1/2 teaspoon. Nilagay ko na rin to kanina pero dadagdagan ko kasi konti lang yun.
So, ayan. At pwede na nating haluin this time. Natin. Hayaan muna natin mabawasan yung kanyang sauce at maluto siya. So, hindi na ako nagdagdag ng tubig. Mamaya i-check natin kung kailangan pa. So, ayun na guys. I-check na natin kung okay na siya. Ayun. Hindi pa. So, medyo babawasan pa natin yung ating sauce. Kailangan pa natin siyang palambutin ng konti. So, babalik tayo mga ilang yan kung okay na. So, ayan. Saucy pa rin. Pero, maglalagay na tayo ng ating kamatis para maging makaramelize na yung ating kamatis. So, maraming kamatis. At maglalagay tayo ng kunting sugar. Mga 1 teaspoon lang. So, medyo okay na yung ating pork. At tatakpan natin ulit. Pahinaan na natin yung ating apoy. Para lang maluto yung kanyang, yung kamatis. So, babalik tayo may konti. After mga ilang minutes, check ulit natin. So, kung nakikita nyo, hindi pa masyadong luto yung kamatis. Okay lang yan. Ituloy pa rin yung ating pagluluto. Titikman ko na siya. So, ito guys, itong recipe na to, napaka-simple at easy lang gawin. Kung nagmamadali kayo at wala na kayong maisip na maluto, napakadaling hanapin ang mga ingredients sa ating mga ref, sa ating mga palengke. So, meron na kayong isang masarap na tanghalian or dinner. So, tikman natin guys kung okay na yung lasa. Masarap guys yung lasa. Kanin o kulang. Kailangan ninyo dagdagan ng inyong mga kanin kapag kayo ay magluluto ng kinamatisang pork kinamatisan. So yun guys, hintay natin. Kailangan apalambot pa natin yung ating at medyo may sauce pa siya. So kailangan pa natin siyang maging patikin na natin yung ating sauce. So, hintayin natin. Check na natin. So, okay na siya. Okay na siya. Ilalagay na natin yung ating green chilies. So, para meron siya ng decoration at para meron siya ng kunting kagat. Meron siyang kunting hanghang. So, yan guys, okay na itong ating pork kinamatisan. Sarap. Promise. Gawin nyo ito sa mga bahay ninyo guys, hindi ako mapapayag sa inyo. Ilalagay ko yung recipe sa description box. And guys, bago tayo magtapos, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kung bago ka sa aking channel, please subscribe. Pakiclick na rin yung notification bell button ako ng all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. Pakifollow na rin ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. So hanggang dito na lang tayo guys at maraming salamat sa panonood. Like, comment, and share na rin para sa aking video. Thank you so much sa panonood. Bye-bye.